Mga ka-Republic, matapos tambakan ng Ginebra sa Game 1, matinding restback ang inaasahan ni Tim Cone mula sa SMB. Isiraw ito sa karakter ng Beermen tulad ng ginawa ng mga ito sa kanila sa eliminations. Inaasahan din ng mga mag-aalak magiging markado na si Justin Brownlee para sa SMB matapos silang bombahin ni JB ng magkakasunod na 4-point shots. Ngunit handa sa adjustment ng Beermen ang Barangay Ginebra. Sisikapin ng SMB na maitabla ang series at pipilitin naman ang Ginebra na ibaon sa 0-2 deficit ang kanilang sister team. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, iniisip ng marami na dahil daw sa pagod sa nagdaang mga laro kaya natambakan ng Ginebra ang SMB sa Game 1 ng kanilang Best of 7 Semifinal Series. Nadala nga kasi ng Converge ang Beermen sa Game 5 sa kanilang quarterfinals matchup at naglaro pa rin ng SMB sa opening ng East Asia Super League. And just after 2 days, hinarap nila ang Barangay Ginebra. At gaya nga po ng alam na nating lahat, dinumina ng Gin Kings ang SMB. Sa first quarter lang nakalamang ng isang puntos ang Beermen, 28-27. Ngunit mula second frame hanggang fourth ay hinawakan na ng mag-aalak ang trangko. Hindi na malaman ng SMB kung sino ang kanilang dedepensahan. Sumasalaksak sina Scottie Thompson at Abarientos at umaasinta sa 3-4 sina Stephen Holt at Justin Brownlee. Malaking problema para sa SMB na kapag nagsona sila ay pinapatay naman sila ng Ginebra sa labas, na pati si Nards Pinto ay nag-ambag din ng 2-3. Ayaw aminin ni Sergey Perez na dahil sa pagod kaya sila natambakan ng Ginebra. Oo nga raw at 5 sunod-sunod na laro silang pinahirapan ng Converge, idagdag pa ang game nila sa opening ng East Asia Super League sa Molob Asia Arena. Ngunit nakapagpahinga raw naman sila. Hindi rin daw naman sila nasunog o na burnout sa team practice. Natalo raw sila dahil pangit ang kanilang depensa. Kaya inaasahan ng Ginebra mag-a-adjust ang depensa ng SMB sa Game 2. Hindi nahahayaan ang mga ito na muli silang bombahin ni Brownlee mula sa 4-point line. Kung ayaw aminin ni CJ Perez na may fatigue factor ang pangit na performance ng SMB sa Game 1, naniniwala naman si Coach Tim Cone may epekto iyon sa Beermen. Para sa American coach D. Biro, yung every other day ay may laro ang isang team. Naglaro raw ng 6 na beses ang SMB in just more than 1 week, kaya tiyak na makaka-apekto iyon sa mga player. Aminin man ito o hindi ng player o ng coach. Sa isa pang semifinals pairing, ayaw din itong aminin ni ROH coach Yang Giao. Kahit maganda pa rin ang naging performance ni Junmar Fajardo sa Game 1, umiscore na 16 points at tumablot ng 16 rebounds, ay di maitatanggi, pagod na rin ang 8-time MVP. Mukhang nasagad ang lakas niya sa 40 points and 24 rebounds production na ibinuhos niya sa Game 5 laban sa Converge. Kaya nga minsan ay nasabi natin, posibleng mag-boomerang sa SMB ang too much dependency on Junmar Fajardo. At nangyari na nga po ito sa Game 1. Natalo ang SMB dahil di masyadong maganda ang naging performance ng 8-time MVP. Napagod na nga kasi, tao pa rin si Junmar Fajardo. At lumabas ang pagiging competitive ng Ginebra coach tungkol sa pagod na nararanasan ng SMB. Sasamantalahin daw nila kung ano ang advantage na mayroon sila laban sa Beermen. Samantala, kilala si Coach Tim Cone bilang isa sa mga coach na hindi pabor sa 4-point shot na inimplement ng PBA this season. Pero ang Ginebra resident import ang gumamit nito upang padapain sa Game 1 ang SMB. Hindi pa rin daw siya pabor pagdidiin ng American coach. Hindi raw kesyo nagagamit ito ngayon ng kanya mga players ay okay na ito sa kanya. Marami raw kasing aspeto ng basketball game ang naiisang tabi dahil dito. Mayroon pa raw mas importanteng parte ng basketball play kaysa 4-point shot. Pero dahil nga ini-implement na ito ng liga, ay sumusunod daw sila. Ano naman ang masasabi ng Ginebra coach sa paggawa ni Justin Brownlee ng 5 4-pointers sa loob lamang ng isang game? Obviously, happy si Coach Tim Cone.
Napapansin daw niya during team practice, very excited daw si JB during 3-point shooting practice. At lalo na raw kapag 4-point shooting practice. Kaya naman hindi katakataka nang paulanan nito ng magkakasunod na 4-point shots ang SMB. Mauulit kaya ito ni JB sa game tumamaya? Tiyak hindi na ito hahayaan ng SMB. Sinabi nga ni CJ Perez at ni Coach George Gallant, depensa ang naging malaki nilang pagkukulang sa Game 1 kaya dinumina sila ng Barangay Ginebra. At tiyak, magdidemand din sila ng mas magandang performance mula kay AJ Anosike. May 27 points and 8 rebounds ang American-Nigerian import, ngunit higit pa dyan ang dapat niyang i-contribute para talunin ang kapwa import na sinabi niyang gusto niyang makalaban. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunod. Shoutout sa iyo, Barako Mananabas. Sana nga makadalwa na tayo mamaya. Salamat sa suporta, Idol. Sa iyo rin, Rose Marie Juan, at sa iyo, Via, happy watching sa inyong maglola. Sa iyo rin, shoutout, Arnold Salazar. Shoutout, Idol. Shoutout mula dyan sa Tarlac City. Sa iyo rin, Rino Baral. Maraming salamat sa suporta, Idol. Shoutout sa iyo. Sa iyo rin, shoutout, Magat. Heto na, Idol. Heto na yung vlog ko. Salamat sa suporta. Sa iyo rin, Randy Sabulaw. Shoutout sa iyo. Iba talaga si Justin Brown, the Idol. Sa iyo rin, Albert Panopio from Cainta. Shoutout sa iyo, Idol. Sa iyo rin, Darwin Oxiano. Sana nga makuha na natin ang Game 2. Sa iyo rin, Senro Makino. Happy birthday ulit. Shoutout sa iyo dyan sa Japan. Sa iyo rin, Dong Tomarlas. Magandang umaga rin sa iyo. O hapon na siguro. Sa iyo rin, Donald Borlagatan mula naman dyan sa Singapore. Shoutout, Idol. Ingat ka lagi dyan. Sa iyo rin, Papa Kiko. Salamat. Lagi kang nariyan para sa vlog natin. At sa iyo rin, Joel Libantino. Salamat, Idol. Salamat sa tiwala. Sa iyo rin, Herminia Balingit. Shoutout, Idol. At sa iyo, Diana Arinton. Salamat, Idol. Salamat po sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.